Ang buwan ng Pebrero ay nagmamarka sa anibersaryo ng 1986 People Power Revolution. Ang apat na araw na pangyayaring ito na nagsimula noong Pebrero 22 hanggang 25 ay habang buhay ng tatatak sa kasaysayan ng Pilipinas na isa umanong payapang revolusyon na nagpaalis sa mga Marco sa Malacanang at iniluklok si Cory Aquino bilang pinakabagong Pangulo ng Pilipinas. Libu-libong mga tao ang dumagsa sa kalsada ng Epifanio de los Santos Avenue o Edsa upang makaisa sa pagpapaalis kay Ferdinand Marcos sa kanyang upuan na kanila namang napagtagumpayan. Matapos ang pangyayaring ito ay maraming mga larawan ang nakikita natin ngayon na tila nagkukwento sa atin sa mga nangyari noong panahong iyon. Mga larawang makikita ang ilang mga prominenteng tao na naging saksi o di kaya naging parte ng makasaysayang EDSA Revolution. Subalit sa mga larawang ito, marahil ang pinakatumatak sa atin ay ang larawang ito ng mga madre na tila sinasalubong ang mga tangke ng militar ng kanilang rosaryo at panalangin. Ang malaking katanungan ngayon, nasaan na nga ba ang mga madreng ito? At ano ang kanilang naging papel noong panahon ng revolusyon? Yan ang tampok sa ating kwentong kasaysayan ngayon. Kaya naman halika paps, samahan niyo akong maglakbay at sariwain ng nakaraan upang alamin kung nasaan na nga ba ang mga madreng ito na nasa larawan noong 1986 EDSA Revolution. Pero bago tayo magpatuloy, alamin muna natin ang nangyari noon at bakit nagkaroon ng EDSA Revolution. Nangyari ang revolusyon sa EDSA noong Pebrero 22 hanggang 25, 1986, bunga ng mithiin ng mga mamamayang magkaroon ng pagbabago umano sa bansa. Ang People Power o lakas ng bayan ay nagsimula ng si Juan Ponce Enrile, Minister of National Defense, at si General Fidel V. Ramos, ang Vice Chief of Staff ng Armed Force of the Philippines, ay tumiwalag sa Administrasyong Marcos. Naniniwala silang hindi si Marcos ang inihalal ng taong bayan kundi si Cory Aquino, kaya't noong ika-22 ng Pebrero, 1986, nanawagan silang magbitiw na sa tungkulin si Pangulong Marcos. Sa pamamagitan ng Radyo Veritas ay nanawagan sila sa mga mamamayang suportahan sila at bigyan ng proteksyon ang mga militar na tumiwalag sa pamahalaan. Sa pangyayaring ito, nanawagan din si Marcos sa telebisyon. Nakiusap siya sa dalawang sumuko na at itigil na ang kanilang ginagawang paglaban sa pamahalaan. Subalit tila hindi sila natinag sa ginawa nilang desisyon. Lalong tumibay ang kanilang loob nang manawagan na sina Jaime Cardinal Sin at Agapito Boots Aquino, kapatid ng yumaong Benigno Aquino Jr. na magpunta ang mga tao sa EDSA, sa paligid ng Camp Crame at Camp Aguinaldo kung saan nagtatago sina Enrile at Ramos kasama ang iba pang mga sundalo. Ilang saglit lamang at dumagsana ang napakaraming tao sa EDSA. May daladala silang pagkain para sa mga sundalo. Dito, ganap na nagsimula ang tinaguriang People Power sa EDSA o EDSA 1. Ngayon ay magpatuloy tayo sa larawang aking nabanggit kanina. Bukod sa laksa-laksang normal na mamamayan na nakiisa sa tinatawag nilang payapang revolusyon, makikita din ang ilang mga alagad ng simbahang nakiisa sa EDSA Revolusyon. Ang grupo ng mga alagad ng simbahan na nakiisa sa barikada ng mga tao ay pinangunahan ni Cardinal Sin. Ang Radio Veritas ang kanilang himpilan ng radyo na naging daan sa panawagan ng nooy si Manila Archbishop Jaime Cardinal Sin para sa sama-samang pagdarasal at pagtitipon sa EDSA na naging mitya ng pagkakaalis ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa kanyang pagkakaupo bilang Pangulo ng Pilipinas. Kapansin-pansin ang larawang ito ng mga madre na siyang sumalubong sa tangke ng mga sundalo at militar na nag-alay pa ng dasal at rosaryo upang pahintuin ang mga ito. Dahil sa paanyaya ni Cardinal Sin sa Radio Veritas, ang mga madreng ito na sina Maribel Carcelier, Digna Dacanay at Eddie Talastas na pawang mga madre mula sa Sacred Heart ay kasama din sa mga sumugod sa lugar. Sila din ay kabilang sa mga naon ng pangkat ng mga tao sa lugar na sumalubong sa tropa ng mga militar.
Gaya din ng ibang mga religious group na nasa lugar, namigay din sila ng pagkain sa mga sundalo at nag-alay ng dasal habang hawak nila ang kanika nilang mga rosaryo. Makikita din sa larawan ang kanilang pagluhod upang pahintuin ang mga tangke. Ayon sa tatlong madre, hindi lang umunod dasal at panalangin ang nagtulak para mangyari ang rebolusyon. Kundi nangyari ito umunod dahil sa puso at malasakit ng mga Pilipino at kagustuhan umunod nilang mapaalis ang rehimeng Marcos sa Malacanang. Ayon pa sa mga madre, hindi umano nila lubos maisip na darating sa puntong ipanglalaban nila sa mga tangke at baril ng mga sundalo ay ang kanilang mga rosaryo, bulaklak at panalangin. Wala umano sa hinagap nila na mangyayari ang ganong klaseng pagkakataon sa kanilang buhay bilang mga alagad ng simbahan. Ayon pa sa kanila, nang marinig nila ang paanyaya ng kanilang itinuturing na leader na si Cardinal Sin, agad silang nagtungo sa Edsa nang hindi nalalaman na rebolusyon na pala ang nangyayari. Pagdating doon ay tumulong na lamang sila sa abot ng kanilang makakaya. Ang tatlong madreng nasa larawan na sina Maribel Carcelier, Digna Dacanay at Eddie Talastas ay eto na ngayon. Bagamat nagkahiwa-hiwalay na ng landas, patuloy pa rin silang nagsisilbi bilang mga alagad ng Diyos. Aktibo pa rin sila sa mga religious organizations at charities. Samantala, dismayado naman ang ilang mga madre dahil tila ang pinaglaban nila noon sa naganap na EDSA Revolution ay hindi pa rin nangyayari hanggang ngayon. Kasama sina Sister Pinky Barrientos at Sister Consolada Manding ng Daughters of St. Paul sa mga nagkampo sa Krame noong People Power Revolution. Nagiging emosyonal umano sila sa tuwing inaalala ang tiwala sa Panginoon kaya walang naganap na karahasan. Yun nga lang ay tila hindi pa din nabubuwag ang katiwalaan sa gobyerno at kahirapan sa bansa. Naging iba rin ang tingin ng dalawang madre sa mga bumabatikos noon kay Bongbong Marcos. Narito pa ang ilan sa mga naging malaki ang parte sa naganap na EDSA People Power Revolution noong taong 1986. Colonel Jose Almonte, isa sa mga naging founder ng Reform the Armed Forces Movement. Eugenia Apostol, founding chair ng Philippine Daily Inquirer at publisher ng tabloid Mr. and Miss Special Editions, dalawa sa mga nangungunang dyaryo na kontra sa rehimeng Marcos. Agapito Boots Aquino, founding member ng August 21 Movement na naiset up matapos ang asasinasyon sa kanyang kapatid na si Ninoy Aquino noong taong 1983. Corazon Aquino, balo ni Senator Benigno Ninoy Aquino Jr., ang numero unong kritiko ng mga Marcos. Si Cory ang humalili kay Ferdinand Marcos matapos siyang mapaalis sa pwesto. Rodolfo Biazon, Marine Commander na nakabase sa Davao, na kinumbinse ng businessman si Chito Ayala na protektahan si Corazon Aquino. Braulio Balbas Jr., Deputy Commandant ng Philippine Marines sa panahon ng EDSA Revolution. June Kately Castro, radio broadcaster noong EDSA Revolution na naghatid sa mga Pilipino ng blow-by-blow update sa mga pinakahuling kaganapan sa revolusyon sa kabila ng pagbabawal sa media. Juan Ponce Enrile, Defense Secretary Ferdinand Marcos. Roylo Goles, inappoint ni Marcos bilang Postmaster General noong 1981. Nagsilbi siya bilang Head of Post Office sa maraming taon. Gregorio Honasan, ang Chief Security Aide ni Enrile at co-founder ng RAM. Eduardo Capunan, original na miyembro ng RAM, isa din siya sa mga unang sumalungat kay Ferdinand Marcos. Salvador Laurel, kaalyado ni Cory Aquino bilang kanyang vice-presidente at dating senador. Alfredo Lim, Metropolitan Police Chief noon na hindi pinansin ang utos na paalisin ang mga tao sa EDSA. Prospero Olivas, Senior General Metropolitan Command na hindi din sumunod sa pinag-utos ni Marcos na pahupain at paalisin ang mga tao sa EDSA. Bukod sa kanila, syempre, naging malaki din ang papel ng pamilya Marcos noong panahon ng EDSA Revolution, kabilang na sina Ferdinand Marcos, Imelda Marcos, Amy Marcos at Bongbong Marcos. Isa na namang kwento ng pagbabalik-tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!